Hello, good afternoon po. I'm Sensei Adolf Ibayan. I'm the current planning officer, deputy planning officer of DepEd Santa Rosa, and the current national president of the Association of DepEd Planning Officers of the Philippines. So I will explain to you po in 3 minutes how to compute a cohort survival rate. No, po. So our time starts now. No? So pinag-uusapan po sa cohort survival rate po ay yung mga nagsimula po o mga new entrants, kung tawagin, na nakatapos po o nakarating sa finish line. No? In this example po, kinamit po natin yung elementary na data. Ano po? So sa original formula po, nagsimula tayo sa grade 1. Ano po? Tapos kung sino yung grade 1, nakatapos po ng grade 6. No? Pero sa ngayon po, dahil K-12 tayo, pwede natin idagdag yung kinder. Depende po sa kung anong gusto ng boss natin. Ano po? So simula po tayo. So, kung mapapansin nyo dito sa ating data, nung ang grade 1 po natin ay 5,010. Tapos sa following year, nadagdagan po. Nung nag-grade 2 sila, nadagdagan sila, naging 5,992. Hindi na nag-grade 3, naging 6,063. And then nung nag-grade 4, naging 6,074. Nung nag-grade 5, naging 6,088. And then nung nag-grade 6, sa finish line na ang pinag-uusapan, naging 5,937. So, paano po nangyari dyan? No? Pag kinumpute po natin siya, ilagay natin dito, ang computation po niyan ay yung grade 6 sa beginning of school year, na current school year, ito po sila. Sila po yung grade 6. So, ipasok po natin sa template natin. And then, ito pong grade 1. Yung ating lalagay sa ibaba. So, nag-auto-compute na po yung ating nilagyan ko na kasi ng formula to. No? So, ang sawa ng presentation ko po sa performance indicator, meron na rin ganito. Ano po? Kung mapapansin nyo po, naging 118 yung lumabas, 0.50. Hindi dapat ganun yung cohort survival. It should be 100% lang na eksakto o kaya less than 100%. Ano pong nangyari dyan? Naging isa po kasi dyan, ito po. Baka natin siya. So, ang mga issues po dyan, yung transfer din. So, kung mapapansin nyo, yung nagsimula ng grade 1, yung nag-grade 2, nung tinatrack natin, tumaas ang tumaas po. Bawa taon. Ibig sabihin, may transfer din po siya. No? And then, yung transfer out naman, another issue, dapat kasama po yun sa system na binibilang natin. E dahil wala na po sa atin, hindi po natin nakaka-count. Yung isa transferred out, meron pong ibang school na dilipatan o nag-capture. Doon siya nag-enroll. No? Tapos number 3, mahirap po talaga makompute yung indicator na to sa school level. Cohort survival rate, like completion rate, is good to compute in the regional and national level kasi nakaka-capture nila lahat ng data. Ano po? So, ito po yung cohort survival rate. Hopefully, may natutunan po tayo. No? Ang completion rate po, ganun din siya, pero ang pinag-uusapan na doon, kung sino yung nakagraduate. Dito, kung sino na nakaabot ng grade 6. Ano po? So, puli, nakatulong po sa inyo ito ng malaki. See you next time sa aking video.